if you want something in your life you've never had, you'll have to do something you've never done. To Pastor Wilbert and Pastor Hasmin, to Butiel family, to Pastor Awi, Pastor Racha, and family, sa buong Winwakat and Winmauban family, sa lahat ng mga kapwa pastor, kamanggagawa, sa lahat ng mga kaalyansa at masugid na taga-subaybay ng SCB Live Streaming, isang magandang hapon po ang pagbati ko sa inyong lahat, mga kapatid. Sa hapon pong ito ay hayaan po ninyo na muli ay aking pong ipagpatuloy ang ikatlong bahagi ng ating pong pinag-aaralan na pinamagatan po pong Working Out What God Has Worked in Our Lives. So ngayon pong hapon ay patuloy po na tayo ay paaalalahanan ng mga salita ng ating pong Panginoon sapagkat kahit po sa mundo ay madalas ko pong naririnig ang mga kataga na ang paalala ay gamot sa mga taong nakakalimot. Ano po? Ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Kaya sa hapon pong ito ay hayaan mo po na muli ay akin pong ipagpatuloy ang pag-aaralan natin. At again, ang pamagat po nito ay Working Out What God Has Worked in Us. Part 3 na po tayo. So again, dito po sa atin pong pinag-uusapan sa scripture na atin pong pinag-aralan sa mga nakalipas. At ito po ay atin pong matatagpuan sa Luke 19:11-27. And again, ay hayaan niyo po na basahin ko po sa inyo ang nilalaman ng mga talatang ito upang patuloy po tayong paalalahanan ng mga salita ng Panginoon na dapat ay mapagkatiwalaan po tayo sa lahat ng bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng ating pong Panginoon. Ano man po ang ating pong maging performance o ating pong mga gawin, kung paano po tayo pinagkatiwalaan, ay yan po ang magdidetermina ng next assignment natin. Kung magkakaroon pa ba tayo ng next assignment. So again, hayaan niyo po na basahin po ang mga talata sa Luke 19:11-27. It is the parable of the 10 servants. Sabi po ng verse 11, the crowd was listening to everything Jesus said and because he was nearing Jerusalem, he told them a story to correct the impression that the kingdom of God would begin right away. He said, a nobleman was called away to a distant empire to be crowned king and then return. Before he left, he called together 10 of his servants and divided among them 10 pounds of silver, saying, invest this while I am gone. Invest this for me while I am gone. Verse 14 says, but his people hated him and sent a delegation after him to say, we do not want him to be our king. After he crowned king, he returned and called in the servants to whom he had given the money. He wanted to find out what their profits were. The first servant reported, Master, I invested your money and made 10 times the original amount. Well done! The king exclaimed, you are good servant. You have been faithful with the little I entrusted to you. So you will be governor of 10 cities as your reward. The next servant reported, Master, I invested your money and made 5 times the original amount. Well done! The king said, you will be governor over 5 cities. But the third servant brought back only the original amount of money and said, Master, I hid your money and kept it safe. I was afraid because you are a hard man to deal with, taking what isn't yours and harvesting crops you didn't plant. You wicked servant, the king roared, your own words condemn you. If you knew that I am a hard man who takes what isn't mine and harvests crops I didn't plant, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Then turning to the others standing nearby, the king ordered, take the money from this servant and give it to the one who has 10 pounds. But master, they said, he already has 10 pounds. Yes, the king replied, and to those who use well what they were given, even more will be given. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. And as for these enemies of mine who didn't want me to be their king, bring them in and execute them right here in front of me.
So again, mga kapatid, ay pinaalala po sa atin ng mga salita ng ating pong Panginoon na hindi po siya nagbibiro every time na tayo po ay pinagkakatiwalaan niya sa mga bagay na kung saan po ay ibinigay niya sa atin o ipinagkatiwala niya sa atin. Sabi nga po, di ba, we must become faithful stewards of everything that God entrusted to each one of us. Ano po? So sabi po doon, di ba, kapag ka po ang isang hari ay masaya, sa Tagalog version po, makihati ka sa aking kagalakan. Ano man po ang tinatangkilik ng atin pong Panginoon, ano man po ang bagay na meron ng atin pong Panginoon, it is His joy. Ang sabi pa nga po ng kanyang mga salita, He is very pleased to give us His kingdom. Hindi niya po ipagkakaloob, I will not give my glory to another. Ang sabi pa ng salita ng Panginoon. Lahat ng mga mabubuting bagay na kung saan ay naisin natin na maranasan natin sa ating buhay, higit pa riyan ang gusto ng Diyos na maranasan natin. Kaya lang, again, kailangan na matutunan po natin na tayo ay mapagkatiwalaan at pagyamanin anumang bagay ang kanyang ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Magkakaiba po tayo ng kaloob na ipinagkaloob ang atin pong Panginoon, na ipinagkatiwala ang bawat isa. Hindi po ititingnan kung halimbawa, kung ano yung nangyari sa kabila, hindi nyo mangyayari sa kabila. Kung ano na nangyari sa isa, dapat ganun din yung nangyari sa iyo. Magkakaiba tayo. Ngunit, ang isang malaking tanong, paano mo pinagyaman yung bagay na ipinagkatiwala sa iyo? Ano po, sabi nga po ni Pastor dun po sa isang quotation na akin pong, kumbaga ay nagrema po sa akin, natandaan ko po siya. Hindi po yung exact, but the thought behind that quotation. Sabi po doon, marami po sa atin is after the entitlement. Ano po? We are after the title. We run after these things. Yung title. But again, mga kapatid, ang sabi nga po doon, hindi po yun sa huge position na meron ka, kundi paano ka nakakapag-inspire ng mga taong nasa paligid mo. Paano ka nakakapag-inspire sa pamamagitan ng buhay mo, kahit anong trabaho na meron ka, kahit anong bagay na ipinagkatiwala sa'yo, gaano man kaliit o kalaki, ikaw ay napagkakatiwalaan dyan, napagyayaman mo yan, then you will be an inspiration to many. Titingaliin nila ang buhay na meron ka, hindi dahil mayaman ka, hindi lang dahil nag-succeed ka dun sa field na meron ka, kundi paano mo ginawa, paano mo ine-execute yung mga prinsipyo at batas ng Panginoon habang patuloy ka niyang pinagkakatiwalaan. And then again, hindi mo kailangan na nasa matataas na posisyon in order for you na makapag-influence ka, kasi kapag the work out mo kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon sa'yo, automatically magiging inspiration ka sa marami. Ano po, na kahit hindi ka kilala, kaya nga, di ba, ang sabi ng salita ni Lord dito sa Tagalog version, makihati ka sa aking kagalakan. Ano po, God is very pleased to give us His kingdom. He will not give His glory to another. Ano po, ano yung glory, all that God is and all that God has. We are all entitled to experience all that God is and all that God has. Kaya lang again, titingnan ng Panginoon yung atin pong magiging pagtugon sa bawat bagay na ipinagkakatiwala niya sa bawat isa sa atin. Ano po? So sabi rin po sa Luke 16:10, one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest sa maliit pa lang, hindi ka na nagiging tapat. Magiging hindi ka rin tapat, lalong hindi ka na magiging tapat sa malalaking bagay. Ano po? So sabi po ng sabi po dito ni Maya Angelou again, nothing will work unless you do. You are the one responsible. Ano po? Para sa paglago. Ang paglago, ang pag-work out ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon ay hindi po nakasalalay sa ibang tao, sa atin mismo. Ano po, nothing will work unless you do. You are responsible. Ang paglago, ang paano ka magagamit ng ating Panginoon sa bawat area na pinagdalhan sa'yo, hindi po kailangan ipanalangin yung mga bagay na yun. Hindi po sinasabing hindi importante ang panalangin, sapagkat ang panalangin ay marapat lamang na hininga na ng bawat isang Kristiyano. Ibig sabihin, hindi nawawala sa kanyang lifestyle. Pero hindi sapat na manalangin ka lang. You have to act on it. Ang paglago, hindi po nadadaan sa panalangin, Panginoon, gusto kong lumago. Gumawa ka ng paraan. Diba, gumawa ka ng paraan. Nakahain na lahat. Diba? Ang kailangan mo na lang gawin ay kuhanin yon. Kahit gagaano kaganda yung regalo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, kung hindi natin bubuksan, hindi natin gagamitin, hindi natin yon mapapakinabangan. Ano po? So sabi po dito, work out again, a practice or exercise to test or improve one's fitness or for athletic competition, ability, ano po, or performance,
a test of one's ability, capacity, stamina, or suitability to bring out by labor and exertion. Sa physical naman, to devise, arrange, or achieve by resolving difficulties. Do not just, alam mo yon, kapag may mga difficulties kang kinakaharap, napakabilis mo ma-discourage. Wag. Ano? May mga pagkakataon. Alam ko, bawat isa sa atin, nakakaranas ng mga discouragement. But do not allow that discouragement to stop you in doing the will of God. Ano po? So, develop to prove effective, practicable, or suitable. So, again, this is the question. How are we going to, to work out what God has worked in our lives? How are we going to work out? Paano natin magagawang i-work out kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Ang sabi ni Pastor Wilbert sa kanya pong na ituro rin sa amin na isa pong serye na kung saan ay tawag yung The Rule of the Ministry. Ano pong sabi doon? Ministry is the overflow of what God is working inside of us. Ano po akala natin kung ano-ano lang, kung ano lang yung ministry na ginagampan natin, okay na yon? Hindi. Ministry is the overflow of what God is working inside of you. Ministry is the overflow of your love relationship with God. Ano po ito yung pag-ibig na kung saan ay nag-o-overflow sa buhay mo? Ano po? So, sabi po dyan, do not tell me, di ba, na kung saan mahal mo ang Panginoon, pero kung gumawa ka sa Kanya, ay bara-bara. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Panginoon, pero pag may pinagdatiwala siya sa'yo, ay wala kang pagmamalasakit doon. Ano po? So, how are we going to work out what God has worked in our lives? Ano? So, una, again, by having an accurate spiritual father. Our spiritual father plays a vital role, an important role, critical role, para nang sa ganun ay mamoldi tayo according sa gusto ng Panginoon na maging tayo. Ang sabi po ng salita ni Lord, na nabanggit din po ni Pastor Arnel na nag-share siya, ang sabi po doon, character development, na sinabi ni Pastor Wilbert, character development is God's priority than working through our ministry. Ano po? At hindi po tayo mamumulde sa mga bagay na kung saan ay gusto natin. Hindi tayo mamumulde sa mga sitwasyon, mga kaganapan sa buhay natin na pumapabor sa atin. We are usually being formed, home developed in the times na hindi natin gusto yung nangyayari sa paligid natin. Mas lalo tayo nagmamature. And God is dealing with us, yung ating mga inaccuracies. God is dealing us. Ano po yung ating mga inaccuracies? Sa pamamagitan po ng ating pong mga spiritual father. So, tutulungan nila tayo. Kasi again, kahit gagaano pa kahusay kung sira ang karakter mo, your ministry will never last. Hindi po magtatagal ang ministry sapagkat sa karakter ng isang tao, nakabase kung gagaano kung short-lived ba o maglalast ba yung kanyang ministry. Kaya mas importante sa Panginoon ayusin ang ating pong mga karakter sa pamamagitan ng ating mga spiritual father. Kung wala tayong spiritual father na iti-take sa buhay natin, na susundin natin sa ating pong buhay, kung paano natin gagawin ng isang ministry, kung paano natin i-execute ito, mga kapatid, hindi po yan magtatagal. Ano po? So, it is an important aspect na magkaroon ng pagkakaroon ng accurate spiritual father, because they are the ones who will hone us, who will develop our ability, ano po, our skills, okay, our gifts, ano po. So sabi po dyan, it's their responsibility to equip us, kasi whenever we are equipped, ang sabi po dyan, we will become efficient, and once we became efficient, we will become effective. At pag tayo naging effective, we will become an enlightenment to other people. Sa mga taong nagugulumihanan, sa mga taong maraming bagay sa buhay nila na naguguluhan sila, nagiging liwanag tayo sapagkat tayo ay equipped. Ano po, tayo ay equipped? Paano ka, sabi nga po ng mga verses, mga quotations na akin pong natutunan, you cannot give what you don't have. You cannot teach what you do not know. And you cannot preach what you do not experience. Maibibigay lang natin ano po yung bagay na meron tayo. Paano kung hindi tayo equipped, paano tayo makakapag-influence sa iba? Ang sabi ni Pastor Wilbert, the power to change life is a changed life. How can you change the lives of the other people if you yourself is not changed? Paano ka magagawa makapagbago? Paano mo magagawa na kung saan ay tulungan ng ibang tao kung ikaw mismo sarili mo kulang na kulang ka? So you have to overflow para nang sa ganun, kung sa'yo pa nga lang kulang ka na, paano ka pa ngayon hindi ka makakapag-overflow yung overflow ng buhay mo, hindi ba apekto yung ibang tao kasi ikaw pa lang kulang na?
And again, that is the importance of upgrading, of updating. That is the purpose of discipleship. Ano po? So sabi po dyan, man without God, he cannot. And God without man, he will not. Sabi po ni John Wesley. Ano, wala tayong kayang magawa. Sabi ng salita ni Lord, apart from God, we can do nothing. Ano? Kung hiwalay tayo sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Ngunit, isang malaking katotohanan, kahit po in the Old Testament, makikita po natin on how God used people, ano po, to execute His divine plan, His divine purposes dito po sa ating daigdig. Dito po sa mundo. Lagi siyang gumagamit ng mga tao. Kaya wag mong i-take for granted ano yung mga pastong ninyo na kung saan ay accurately ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Ano po, they play a vital role. If you will just understand the importance of having an accurate spiritual father, you will never take them for granted. Ano? So sabi po dyan, 2 Corinthians 8:5, let me again read this verses to you. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us, in keeping with God's will. Hindi pwede na ibinibigay mo ang sarili mo sa Diyos, pero dun sa pinagkatiwalaan niya sa buhay mo, ay hindi ka magawang mautusan. Hindi ka magawa na kung saan ay pakisuyuan. Kasi alam ang karakter na meron ka, naku, pag itong pinakisuyuan ko, si Bangot itong walang humpay. Dabog itong walang humpay. Maging kagalakan po natin every time na tayo po'y napagkakatiwalaan. Maraming ibang pwede, pero isa kasi napili. Take it as an opportunity, as a privilege, whenever you are entrusted with something. Ano po? Kasi pag hindi mo itinuring yon na pribilehyo, na isang malaking oportunidad, naku po, bara-bara. Again, wala kang ibubuga, wala kang i-release na effort kasi hindi mo siya pinapahalagahan. Ano po? So number two, on how are we going to work out what God has worked inside of us or in our lives by following their example. The pattern, sabi nga po, di ba? God is showing us the pattern. And all we have to do is to walk on them, to obey them. At natitiyak po ng Panginoon every time nasusundin natin yung pattern na kung saan ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pong mga spiritual father, tiyak na maganda po ang ating pong kahihinatnan. Ano? So, Philippians 3.17, brothers and sisters, join in following my example. Again, bakit may lakas ng loob si Paul na sabihin sa kanya mga pinangungunahan na follow my example? Because he lived by example. He lived by example. Bago niya ipagawa ang isang bagay sa kanyang pinangungunahan, tinitiyak niya na kung saan ay unang-una siya ang gumawa nito. Ano po? Sabi dyan, and observe, pagmasdan ninyo ang buhay ng mga tao na kung saan ay lumakad according sa pattern na ipinakita ko sa inyo. Pagmasdan ninyo ang buhay. Ito po ay nabanggit ko na rin sa consequences over decision na sa tinuro ko po sa ABG. Tingnan ninyo, yung mga tao na kung saan ay nagsumikap. Alam nyo, ang difficulties, hardships, sacrifices, problems, it will always arise. Lagi pong mag-a-arise yan. Kasi ang sabi ng salita ni Lord, tawag dito, storms are inevitable. Darating po talaga yan sa buhay ng tao. Pero again, mga kapatid, habang patuloy po natin na ginagawa ang kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay, what will happen? Ano po, patuloy tayong yung mga obstacles na yon ay gagamitin nating tuntungan para mas maging maayos tayo. Para mas pagbutihin natin kung ano yung ating ginagawa, hindi para i-down tayo. Ano po? So, alam nyo, yung mga storms, it can break us and it also can mold us. It can also build us. It can also make us matured. The way we think, the way we behave, the way we act. Ano po? So, lahat po ng iyon. So, again, let us work according to the pattern, sabi po ni Paul, you have in us. Tularan po natin yung pattern. At makikita nyo naman po, kahit na may mga sakripiso, alam natin, sabi nga po, walang pagpapagal na nasasayang sa atin pong Panginoon. Walang pagpapagal na nasasayang kay Lord. Tiyakin mo lang na sa Diyos mo yan ginagawa. Hindi para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao kay Lord. Kung ano ang nagtutulak sa iyo para gawin ang isang bagay, it is because of your love for God. Hindi love for yourself, hindi lalo love for people. And because you love God, ano po, mararamdaman mo rin naman.
Di ba yung pagmamalasakit sa iba, and even lalo na sa iyong sarili. Mm-hmm. Pero wag na wag na ang gagawin natin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay is because we want to please the people. Mm-hmm. Because we want to be exalted. Wag po. Alam niyo habang ginagawa natin ang kalooban ng ating pong Panginoon, napapaluguran natin siya sa ating pong mga ginagawa, ang isang palaking realidad na aambunan po tayo at nakakaranas tayo ng kanyang gloria. Yes. Napabahagi ng tayo ng kanyang gloria. Sapagkat again, I will not give my glory to another. Sa atin po entitled yun. Sa atin kung tayo po ay susunod sa kanyang mga batas at prinsipyo. Mm-hmm. Ano? So 1 Corinthians 9:24-26, do you not know that in a race all the runners run but only one gets the prize? Run in such a way to get the prize. Run in such a way. Huwag kang magpatubay-tubay. Mm-hmm. Huwag mong gawing biro. Our God is a serious God. Yes. Our God is a meticulous God. Siya po ay meticulosong Diyos. Siya po ay mapanibuguing Diyos. He is a jealous God. Kaya po, anumang bagay na makapag-distract sa atin para gawin ang kalooban ng atin pong Panginoon, tanggalin po natin yon. Tanggalin po natin yon. Upang nang sa ganun, walang bagay na makahadlang sa atin o makapagpabagal sa atin upang patuloy na gawin ang kanya pong kalooban sa atin pong mga buhay. Sabi niya, strict training ang kinakailangan. Strict training. Hindi basta training. Strict training. Ano po, makikita po ninyo kung gagaano ka na-train ng husto, yun ang pakinabang. Kasi meron din pong sinasabi si Pastor Wilbert na sabi niya, yung magiging pagkakagamit sa'yo, depende kung saan ka nalikha. Kung saan ka gawa. Ano po, yung paggagamitan sa'yo ay nakadepende kung saan ka gawa. Anong materyales yung pinaggawaan sa'yo? Ano po kung ikaw ay mga materyales na katulad ng hay, mga straw, mga wood, di ba? So, pang ano lang po yan, ordinary use. Pero once you are made of gold, of silver, aba, ay ikaw po ay pang gamit sa isang mga noble task. Ano mga kapatid? At alam po na bawat isa sa atin yung huwang ninanais. Ano po, but then again, nasa sa kamay po natin. Nothing will work unless you do. Ano? Therefore, I do not run like a man running aimlessly. Do not run like a man running aimlessly. Na wala kang patutunguhan, wala kang ginagawa, wala kang tinatanaw na pwede mangyari sa buhay mo. Yung mga tao po na walang tinatanaw sa buhay nila, naku po, Diyos ko. Okay lang sa kanila tambay maghapon. Bakit? Okay na sila doon. Wala nang pangarap sa buhay. Wala nang pangarap na maging mas maayos yung buhay nila. Okay na sila doon. Isang magandang bagay na ikaw ay may kakontentuhan. Pero yung makontento ka sa tinatanggap mo mula sa ating Panginoon. Pero makontento ka sa katatayuan mo ngayon? Masaya ka ba sa estado na meron ka ngayon? Kasi sabi sa amin ni Pastor, kung hindi ka pa masaya sa katatayuan mo ngayon na ginagawang paglilingkuran sa Panginoon, aba, iibuhos pa. Meron ka pang ibubuga. May kaya ka pang gawin. Kaya lang ang nangyayari sa atin, nagiging complacent tayo. Do not be complacent. Okay na yan. Diba? Huwag pong ganun. So sabi, bahala na. Diba? Do not run like a man running aimlessly. Huwag kang tumakbo na parang wala kang patutunguhan. Aba, ay kahirap po ng gayon. Diba? Sabi nga ho ni Pastor Wilbert, diba yung in-illustrate niya na pinuturo po sa amin ni Pastor? Yung isa pong rabbit na nakakulong po sa isang pabilog na kulungan. Takbo siya ng takbo pero wala siyang nararating. Paikot-ikot lang siya. Wala siyang pupuntahan. Di ba? The cycle, repeat, and repeat. Masaya ka ba? Kung gusto mo na may maranasan pa sa buhay mo, di ba? Ang sabi po dun sa quotation na akin pong binanggit sa akin, papanimulang pagbati. If you want something in your life you've never had, you have to do something you've never done. Pero kung parehas lang yung ginagawa mo, ano nga, asahan mo mangyayari sa buhay mo? Ano po? So therefore, I do not run like a man running aimlessly. Do not run like a man running aimlessly. Do not be like a man beating the air. Ano po? So 2 Timothy 2:4-5, basahin ko na lang po yung may underline, so that he may please the one who enlisted him. So always have this in your mind, in our mind, that we have to please the one who enlisted us. Sabi ko nga po noon, isang beses na pumunta po kami kay Pastor Wilbert. Totoo-totoo po. Your connection determines your supply. Diba? I pursue my spiritual father as he pursue his spiritual father.
And then dumating po sa point na nagpasalamat po ako nun kay Pastor Wilbert kasi sabi ko, Pastor, kasi nakakuha po ako nun ng binigyan niya po ako ng ID, ano po, isa po ako sa mga inalaw niya na maging bahagi po ng SCB. Sabi ko nun, I believe this is the second time na may testify ko po ito kasi the first time po na ako po ay nag-testify regarding this matter is the first time na nag-live po ako sa SCB. And it was July 2020. Ano po, July 2020. Hindi ko malilimutan yung first time ko na sumalam po sa SCB live stream until ito nga po nagdire-diretso sa biyaya po at pat sa kabutihan po ni Pastor Wilbert at syempre na nagpapastor po sa akin. So, yung time po na yon, sabi niya, di ba nabanggit ko po sa inyo na sabi ko, Pastor, salamat po sa pagiging bahagi po ng pamilya ng SCB. Sabi niya sa akin, hindi ko malilimutan yon. Anong salamat? Hindi ko yung ibibigay sa'yo kung hindi dahil kay Awit. Sabi ko, at noong mga panahon na yun, sabi ko, opo Pastor, sobrang malinaw po sa akin ang bagay na yan. Kung wala po yung nagpapastor sa akin, mga kapatid, hindi ko po magagawa ito. Hindi po ako mapagkakatiwalaan dito. Sabi nga po sa amin ni Pastor, the more na kayo napagkakatiwalaan, ibig sabihin, nang doon yung basbas sa inyo. Pag nawala na kayo sa mga ganyan, nako, ibig sabihin, gumagawa na kayo ng supply. Hindi na nalulugod sa inyo, yung nag-enlist sa inyo. Diba? So that he may please the one who enlisted him. Ano po kaya yung nagdire-diretso sa biyaya po ng ating Panginoon? And I believe, sa ginawa ko rin pong pagpupursue. Ano po? Kasi kung hindi na po ako sumusunod, wala na po. Hindi nyo na po ako makikita. Hindi ko po sinasabing ako perfecto na. Nakakagawa pa rin po ako ng mga sablay, inaccuracies. Na talagang napapagalitan po ako ni Pastor. Umuwi ako na talagang laglag ang balika, tulo ang luha ko. Kasi ganun siya magdisiplina sa amin. Grabe, napaka-stricto. Pero again, nagpapasalamat kami sa ganung klaseng leader na meron kami. Kasi kung hindi siya ganun sa amin, paano kami? Diba? So sabi po dito, so that he may please the one who enlisted him. Sabi nga po, mga kapatid, hindi ka mananalo sa isang paligsahan kung hindi ka tatakbo according sa rules. Lagi po tayong may rules, regulations, laws, and principles na susundin. Sabi po ng amin hong napag-aralan, the laws and the principles of God, they are permanent. Hindi po siya kayang baguhin. Sa ating demokrasyang bansa na kinabibilangan, pwedeng mabago. It can be amended. Pero sa gobyerno ng ating pong Panginoon, hindi po ganon. So kung meron pong prinsipyo ang Panginoon na kung saan ay itinuturo sa bawat isa sa atin, sundin po natin iyon ng buong puso. The laws and the principles of God, they work anywhere. They are universal. Kahit saan po yan, saan mang larangan, pag tayo po ay sumusunod sa mga rules, ano nangyayari sa atin? Napapaayos po tayo, napapabuti po tayo, napopromote po tayo. Diba? Ano pa? Laws and principles of God, aside from they work anywhere, they are permanent, they are universal, ano po? They can never be broken. Hindi ito pwedeng sirain. Ano pa? May inherent judgment. Kapag sumuway tayo, may kalangit yun na parusa. Ano pa? Hindi ka na pagkakatiwala sa susunod. Ano pa? Laws and principles, protect the product. It guarantees successful result. Ano po? It is not partial. Hindi po ito yung ano, kaya nga sinasabi ng salita palagi ni Lord sa atin. Be careful to obey all my commandments. Lahat. Ano po? And then again, kaya po meron mga rules. Bakit? To give order. Para magkaroon ng order. Kaya makikita po natin kapag nagkakaroon ng disorder, ibig sabihin may violation ng rules. Okay? 2 Timothy 2:15, work hard. Work hard. Huwag tayong magiging tamad. Lalo sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Because again, yan po ang magdidetermina ng ating pong kung meron pang next assignment na ipagkakaloob sa atin. Ano po? So, always seek the approval of God. Be a good worker. Not just work, but work good. Na kung saan ay magbibigay ng kaluguran sa nagtiwala sa atin. Number 3. By being faithful and diligent. Kung ikaw ay magiging tapat, kung ikaw ay magiging masipag, asahan mo, may next assignment ka pa. Pero pag wala na, sa halip na promotion na mangyari sa'yo, demotion. Sa halip na, di ba, ang sabi, our calling is upward calling. Ang calling po natin ay pataas.
iba, pababa. Kasi hindi sila gintapa at hindi sila nagsipag. Faithful. Ano sabi po ng word na faithful? Bakit kita nito dyan ang napakaraming definition or meaning ng salitang faithful? At sa madaling salita, yan po ay task-oriented. Loyal, constant, devoted, unwavering, steadfast, dedicated, committed, trusted, dependable, reliable, obedient, and dutiful. Ano po? Diligent. Anong ibig sabihin ng salitang diligent? Makikita nyo ito dyan? Having or showing care. Huwag po mawawala sa atin ang malasakit sa lahat po ng ating ginagawa. Kasi kung hindi po natin pagmamalasakitan yung bagay na kung saan ay pinagdatiwala sa atin, ano kaya pa pag tayo na? Kung doon pa sa area ng iba, hindi ka na mapagdatiwalaan, bigyan ka pa kaya nyo ng sayo? Diba yun? Ito pong platform na ito. Ano? Ito pong platform na ito, mga kapatid. Ipinakayang sa atin. Kung dito sa platform na ito, ay hindi po tayo mapagkakaibalaan. Palagay mo kaya, bibigyan tayo ng Panginoon ng sariling atin kung hindi tayo mapagkakaibalaan dito. Hindi po yan mangyayari. Ano po? O sabi po na, ay po, na ako ay malakas pa rin po ang tinig sa inyo, sa lakas pa ng boses ko, ay napakalakas po ng kulang dito, ano, sa Labuna. Ano po? So sabi po dito, having or showing care or consciousness in one's work or duties, hardworking, particular, careful, attentive, fairness, persevering, persistent, tenacious, driven, and active. Ano po? At noong mga nakaraan, ano po, ay aking sinabi sa inyo ang ibig sabihin ng mga salitang iyon para lalo kong magpabigyan ng linaw. Philippians 2:13, mga kapatid, ang sabi po dito, for God is the one working in you, both to will and to work according to His good pleasure. Siya ang nagbibigay sa atin ng naisin at upang maisagawa ang kanyang kalooban. So sabi pa po dito, Proverbs 21:5, the diligent, the plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Proverbs 13:4, ano po, the soul of the diligent is richly supplied. At ang sabi pa po dito, sa Romans 12:1, na kung saan, ito po ang pinagtapusan natin, na verse, ano po, sa akin po nakaraan na pag-share, Romans 12:1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Ano po? Living sacrifice. Buhay na sakripisyo. Buhay na patotoo. Na nakikita sa buhay natin. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not ever live a double standard lifestyle. Kung kay Lord ka, kay Lord ka. Kung sinasabi mong sa Diyos ka, sa Diyos ka. Huwag kang magkakaroon ng double standard lifestyle. Paglinggo kay Lord, pag prayer meeting kay Lord, pag midweek kay Lord, the rest sa mundo na. Kung kay Lord ka, kay Lord ka. Ano po? So sabi dyan, number 4, at dito na po tayo. Ano po? So sabi po dyan, by pursuing excellence in all we do. How are we going to work out what God has worked in us? By pursuing excellence in all we do. We are not living here on earth just to exist, but to excel. Ano po? But to excel. Sabi po ng pang-apat, di ba? By pursuing excellence in all we do. Sa pamamagitan ng pagpupursue, ano po, ng isang napakagandang bagay ng excellence ng isang sa lahat ng ating pong ginagawa. Yung pang tayo po ay nag-i-improve palagi. Diba, nag-e-excel palagi, hirap tagalubin kasi. Ano, nag-e-excel tayo sa lahat ng ating pong ginagawa. Lalo tayong humuhusay. Yung kahusayan nakikita sa atin. Ano po? So sabi dyan, 2 Peter chapter 1 verses 3-10, make your calling and election sure. Sabi po ng verse 3, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence by which He has granted to us precious and very great promises so that through them you may be partakers of the divine nature
having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. It is the will of God for us to excel in everything we do. Every time nag-e-excel tayo, again, ano po mangyayari sa atin? We become partakers of the divine nature of God because our God is an excellent God. Hindi lang siya excellent God, more than excellent. So every time we excel, we partake of the, His divine nature. Sabi dyan, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Diba? Habang tayo po ay nag-e-excel sa lahat ng ating ginagawa, nagiging partaker tayo ng divine nature ng Panginoon, ano po, naiaalis tayo nito sa isang corrupt na mundo. Very corrupted na po ang mundo natin. Sabi nga po, let us always asogan the distinction between the people of the world and the people of the Lord. Let us arise, let us shine. Makita po sa atin na naiiba tayo. Yung bang parang sa isang spot the difference, makikita ka agad sa kahit nandun ka sa kalipunan ng mga tao na corrupted na, pero ikaw nagsashine ka. It is the will of God for us to exalt everything we do. Ano po? So sabi dyan, for this very reason, every time we excel, make every effort. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin to supplement faith with virtue. Huwag lang basta may faith ka. Diba? With virtue. And virtue with knowledge. Habang patuloy kang lumalago, patuloy na dadagdagan ang karunungan mo. Sabi nga ni Pastor sa amin, na natutunan niya kay Pastor Winbert, huwag ka na kumasa mga common sense na dapat na bagay na dapat mong gawin, hindi mo magawa, tapos umaasa ka ng great revelation coming from God. Eh doon na sa common sense, hindi ka mapagkatiwalaan. Diba? Common sense na. Tapos umaasa ka kung nang humihingi ka kay Lord ng revelation, sa common sense pa lang, sablay na. Paano po yun? Ano po, and virtue with knowledge and knowledge with self-control, very progressive po ito. And self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours, ibig sabihin, patuloy kang lumalago, hindi ka nakokontento, patuloy mo pinagyayaman yung mga kaloob ng Panginoon sa'yo. Yung mga katangian ng Panginoon sa'yo ay lalo pong nakahayag sa iyong buhay. For if these qualities are yours and are increasing, hindi lang basta nasa'yo, kundi nag-i-increase, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kung tayo po ay patuloy nag-e-excel sa lahat ng ating pong ginagawa, patuloy po tayong napagkakatiwalaan, ito po ang mag-aalis sa atin. Saan po? Sa pagiging ineffective at saka unfruitful. Ayaw ni Lord na tayo po ay mga barren. Wala tayong bunga. God is not after kung gagano ka kayabong. Ang dami mong sanga, ang dami mong dahon, ang green ng dahon mo. But God is always looking for fruits. Kasi ang sabi ni Lord, kapag ikaw nasumpungan ng Panginoon na ikaw ay hindi ka namumunga, ibig sabihin, hindi ka napagkatiwalaan. Hindi mo pinagyaman yung ipinagkatiwala sa'yo. Ano magagayari sa'yo? Isusumpa ka. Just take the fig tree. Ang yabong. Ang daming dahon. Wala namang bunga. Ano ginawa niya? Isusumpa niya. God is always looking for fruits. Be fruitful. Kaya sabi na salita ng Lord, Genesis pa lang. Be fruitful and multiply. How can you multiply if you don't bear fruits? Sa fruits, nandiyan ang seed. Kapag naturing ang seed, marami pa yan. Parami ng parami. Saka ka mag-multiply. Paano ka mag-multiply? Wala kang fruits. Saan kukuha ng seed sa'yo? Napag-uulang ng panibagong puno na panibagong mamumunga. Hindi ho ba? Kapag tayo po nag-i-increase in this measure, ano sabi? They keep you from being ineffective or unfruitful. Ilalayo pa nito sa pagiging hindi epektibo at sa pagiging walang bunga. In the knowledge of our Lord Jesus, whoever lacks these qualities, kung hindi po natin tataglayin ang mga kwalidad na ito, kalidad na ito, qualities na ito, is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Therefore, hindi ka niligtas ng Panginoon para wala lang, pang-display lang. Walang nilikha ang Panginoon for beauty.
although all His creations are beautiful, pero hindi yan nilikha para lang pampaganda. Lahat ay may layunin. Lahat ay may purpose, kapatid. May purpose ang buhay. Not just exist. Ano po? So, lahat tayo may purpose. Sa tawag dito, atin mong atuklasin yung purpose na yun. At ano po yung purpose na yun? Again, mag-dominate, mag-rule, mag-reign, mag-influence sa lugar na pinagdalan po sa atin. Ay kung wala kang bunga. Diba? Ang isang nakakaano lang, kapag mabunga ka, sabi nga po, ang isang puno nga bunga ay binabato. Kasama mo yan. Kaya sila, kaya kanila binabato, gusto nila yung bunga mo. Hindi nila maranasan sa buhay nila. Diba? So, kung nakakaranas ka naman ganun, okay. That is how it flows. That is how it works. Kapag ikay namumunga, binabato ka. At least namumunga ka. Diba? Maraming gustong makatikim ng bunga mo. Ano? So, ineffective or unfruitful. Huwag po tayo maging ineffective at unfruitful. Bakit ba tayo nagiging ganito? Kasi natin inaalaw na kung saan na na-equip tayo. Again, that is so very important of upgrading and updating. Grabe. Habang tumatagal, lalo po kung na-appreciate ang patuloy na pagsangkap. Sabi nga po ni Pastor, di ba, na kung saan itinuro rin niya sa amin, na ito po ay, I believe it's Albert Einstein also who told this, when you stop learning, you stop growing. When you stop growing, you start dying. And when you start dying, you stop breathing. Yan po ay amin yung pinagdugsong-dugsong. So do not stop, again, do not stop until you are proud. You are proud. Do not stop. Sabi nga po, di ba, si Pastor Wilbert ang nagsabi, walang impossible sa taong unstoppable. Ano po? So sabi dyan, for whoever lacks these qualities is also near, these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling and election sure. Gawin mo ang makakaya mo. To make your calling and election sure. Sinasabi mo, anak ka ng Diyos, magpaka-anak ka ng Diyos. Sinasabi mo, born again ka, magpaka-born again ka. Huwag sa nguso, kundi sa puso. For if you practice these qualities, you will never fall. Kapag pinapractice mo ang mga qualities na ito, hindi ka matitisod. Hindi ka matitinag. Diretso, kapatid. Ano po? Sabi po dito, 2 Corinthians chapter 8, verse 7. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in your love for you, in our love for you, see that you also, you excel in this act of grace also. Mga kapatid, let us excel in everything. Ano po, in everything. And then, kapag kasi dito po, ang sinasabi po ni Paul dito, yung pagbibigay. Sabi niya, but as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, you see that you excel in this act of grace also. Sa pagbibigay. Yun po yung kanya pong pinapaulugan at binabanggit dito na mag-excel tayo in this grace, in this act of grace also. Pero kapatid, kahit saan po yan? Halimbawa, na pagkatiwalaan ka, na maging isang tagapagturo, mag-aral ka ng mabuti. Mag-aral ka. Hindi dahilan na hindi ka nakatapos ng pag-aral. Ako nga po. Hindi naman po ako high school, hindi naman po ako college level. Hindi po ako college graduate lalo na. Hindi po ako nakatungtong ng kolehiyo. Pero sabi ko nga, maraming salamat sa Panginoon. Kasi God does not call the qualified, but He qualifies the call. Habang patuloy ka na pagkakatiwalaan, patuloy kang huhusay, patuloy kang gagaling, pagagalingin ka ng Panginoon. And then, yung bagay na yung ginagawa sa'yo ng Panginoon, yun ang lalong magbibigay sa'yo ng puso na patuloy na magpakumbaba sapagkat kung wala ang Panginoon, wala kang magagawa. Kaya lalo kong papasalamat, lalo kong ma-appreciate. Lord, salamat ha. Hindi ako karapat dapat eh. Siguro sa perception ng mundo, sa requirements ng mundo. Diba? Hindi po ako, Lord, papasa. Lord, salamat ha. Thank you so much. At alam niyo po, sobrang natatouch kay Pastor Wilbert. Sabi nga din niya, siya nga po, first year college, hindi pa niya natapos.
Pero how, look at how God uses life. Grabe po. Even my leader. Ano po? Yung napapastor po sa amin, grabe po ang pagkamangha sa buhay niya. Kung paano siya ginagamit ng atin pong Panginoon. At ang napapastor po sa amin, paano rin siya ginagamit ng Panginoon ngayon? Grabe. Sabi ko nga, Lord, salamat. Kung wala ka talaga sa buhay ko at wala itong mga taong itong ginagamit mo sa buhay ko, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. So, patuloy ka magiging mababa. Hindi yung mag-ano, oh, galing ko na, ang taas ko. Wow. Yun pa yung magbibigay sa'yo ng patuloy na kababa ang loob. Na again, kung wala ang Diyos, wala po tayong kayang gawin. Sabi po dito, Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do it with your might. Ano man ang natagpuan mo na kayang gawin ng mga kamay na ito, kaya mong ibigay, gawin mo ang lahat ng makakaya mong ibuhos ng buong lakas mo. Diyos ko po, nag-uubos ka ng oras sa mga bagay na walang kwenta. Nagagawa mo yan. Ano na idudulo sa'yo ng mga bagay na ginagawa mo ngayon? Nagbibigyan kaya ng kaluguran ng Diyos sa buhay mo? Sa iyong ginagawa? Remember why you do what you do. Ba't mo ginagawa yung ginagawa mo? Whatever your hand finds to do, do it with your might. Diba sinasabi po sa atin ni Pastor Wilbert, kapag siya po ay may mga mensahe, may cellphone siya, ginajot down niya dun. May mga pagkakataon na banggit niya isang beses, yung pong ilang taon niyang tinuro, I believe it's 2 years na tinuro niya yon na tawag dito mensahe, isang gabi, na dire-diretso po yun na ipinahayag sa kanya ng Panginoon. Hindi magpapahayag ang Diyos sa atin kung hindi po tayo nag-aaral, kung tayo po ay tamad. Paano magpapahayag ang Diyos sa atin niyan? Ay, kung may malaking alaang, halimbawa, malaking kamay, yung literal ano? Lord, give me the message. Narinig ko yung patutunay ni Pastor Awi na hindi pala patutuo, kundi ilustrasyon. Ay, bumaba ang malaking kamay ng pangbinatukan. Sabi, tamad, mag-aral ka kasi. Give me the message. Diba? Kaya napapansin mo ninyo. Diba? Yung mga tao patuloy na pinagkakatiwalaan ni Lord. Much is given, much is required. Oo, totoo. Ang sabi po, with great power comes great responsibility. Totoo. But we take it, again, not just a responsibility, but glorious responsibility na sabi po ni Pastor Wilbert. Divine responsibility. Na although may mga times na talagang nakakapagod, may mga times na talagang, alam mo yung kayo baga, nawawala rin kayo sa mood. May mga times wala ka rin sa mood. Kaya alam, hindi yung sa mood mo. Sabi nga ni Pastor, hindi kayo makakapaglipod ng tama sa Panginoon kung gamit-gamit nyo yung mood nyo, emosyon nyo. Madama pang daya yan. And then, wala ako sa mood. Huwag na muna ngayon. Hindi, wala ako sa mood eh. Hindi pwedeng ganun. Ano po? Do it with your might. Ang sabi po dyan. James 1:12. Blessed is the man who remains steadfast under trial. May kaharapin po tayo habang kinagawa ng kalooban ng Panginoon. But again, blessed is the man who remains steadfast under trial. Maging matino ka pa rin. Pagbutihin mo pa rin even you are under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. If you really love him, you obey all his commandments. Ang nagpapatunay na mahal mo ang Panginoon, sumusunod ka sa kanyang mga utos. If you really love me, you will obey my commandments. And my commandments are not burdensome. Ano? So, remain steadfast even if we are under trial. Magkakaiba ho tayo ng pinakaharap, magkakaiba ho tayo ng mga pinagdadaanan, huwag kayong mag-alala, dadaan lang yan. Huwag mo lang tambayan. And then, manatili kang focus sa ipinapagawa ng Panginoon sa'yo. Ano po? So, sabi dyan, Colossians 3:17, and whatever you do in a word or deed, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father, to God the Father, through Him. Sabi po dyan, anuman ang ating ginagawa, mga kapatid, do everything in the name of the Lord Jesus. Kung sa sarili mo, pwede na yung bara-bara, kay Lord, hindi pwede yon. Kung sa iba, okay na yan, basta makapagpasa, basta makapag-comply. Naku, si Pastor, galit na galit po sa amin pag ganyan. Yung basta na kami makapagpasa, naku po, yari ka dyan. Eh, hindi mo tatangkay susunod, magbumuha ka ng basta-basta. Bakit? Hindi ko kayo tuturuan na maging ganyan?
Kaya mga maulilita dito, hindi talaga naman yung, ay, minsan talaga ako nanliliit. Excuse me. Nanliliit kapag si Pasoy nagsasalita. Ayan. Yan, okay na yan sa inyo? Okay na sa inyo yung ginawa nyo? Parang ganun ba? Hindi man yung ano na pa-insulto or anything. Just, he is just stretching our capacity. Alam mo, talagang grabe yung pag-stress niya sa aming kapasidad, sa aming abilidad. Kasi naniniwala siya. Hindi siya naniniwala na yan lang yung kaya niyong gawin. Kaya lagi siya sa aming may assessment. Grabe! Lagi niya kaming, alam niyo yun, anong nangyari, meron bang progression? Ganun po siya sa amin. Ano po? So sabi dyan, Colossians 3, 23 to 24, whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Lalo't galit ka sa isang tao. Bawa no, napakataray naman ito ni Pastor. Bahala niya, ganyan na lang gagawin ko dyan. Diba? Pag naiinis ka sa tao, o sige, pwede naman. Diba? Sabi dyan, whatever you do, ano man yung ginagawa mo, gawin mo ng buong puso na parang sa Diyos mo yung ginagawa at hindi sa tao. Knowing that from the Lord, you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. You are serving the Lord Christ, the Lord of Lords, the Lord of Lords and the King of Kings. Hindi basta-basta yung pinaglilingkuran natin. Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari. Eh, kapag naiintindihan mo, na yung ginagawa mo para sa Diyos, aba, ay, hindi ka pwedeng, aba, hindi pwede Lord na basta na dito, gagawin ko ang buong makakaya ko. Kasi alam ko, ang tao, pag natuwa, ilibre ka niyan. Sa sambyup. Diyan ang gustong gusto eh. O, sambyup tayo. O, ilibre ka niyan. Kataasan, ibili ka, ilibre ka, ikain ka sa labas. Diba? Pero iba pag ang Diyos ang nalugod. More than anything that we can receive. More than anything that people can give, ang kayang ibigay sa atin ng Panginoon. There is the fulfillment. Grabe na po yun. Yung mga nararanas natin na favor, sabi nga, tawag dito, if you are growing in your wisdom, in your status, diba? In favor with God and in favor with men. Diba? Makakamtan mo rin, mararanasan mo rin yung pabor ng tao dahil ang Diyos nalulugod sa'yo. Ano po? Work, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. Sa madaling salita, there is a reward. You are serving the Lord Christ. Pinaglilingkuran mo ay ang Panginoong Jesucristo. Ano po? 1 Corinthians 15:58. May mga times, sabi nga, di ba, yung sinasabi po doon na kumbaga ay diligent, ano po, o kaya naman po ay sa pag-workout natin, ano, yung meaning ng workout, na kahit na parang sa pakiramdam po natin, there is a delay in achieving our success. Di ba? Parang may delay, Lord. Parang may delay, parang hindi nangyayari. Tayo, mahilig tayo sa ganyan eh. Diba? Pag pakaramdam natin, hindi kumikilos si Lord. Akala nga naman talaga natin, hindi talaga kumikilos si Lord. Hindi ah. Ang sabi nga ng kanta, even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. You never stops working. Ano? So 1 Corinthians 15:58, para hindi mo tayo manghinawa, hindi mo tayo mawala ng courage para gawin ang kalooban ng Panginoon. Therefore, my beloved brothers, be steadfast. Immovable, steadfast, immovable, hindi ba din mabilis masway? Always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Walang pagpapagal sa Tagalog na nasasayang sa ating Panginoon. Ano po? So sabi ng Galatians, ano po? 6 verse 9. And let us not grow weary of doing good. Huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. For in due season, in due time, we will reap if we do not give up. May kasabihan ng mundo, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. At ang mga umaayaw ay hindi nagwawagi. You will reap if you do not give up. But in due season, wait for your time. Wait for your season. Sabi nga, God made all things beautiful in His time. God made past tense. Ginawa na niya na maganda ang lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Kung hindi mo mapanahon, matuto kang maghintay. Sabi nga po ng isang kanta, only fools rush in. Kaya po ako yung nakalika din. Sabi doon, ano po? Do not rush things.
do not rush things because only fools rush in. God knows the perfect time. His will is the best and this time is perfect. So just continue obeying God and then your time will come. Sabi nga po, huwag kang maingit. Di ba parang kung ikukumpara mo yung buong araw at saka yung buwan. Di ba? Yung siyempre yung araw, siya ay naglilim ni tuwing araw. At yung buwan ay kapag gagabi. Di ba? Magkaiba sila, pero pareha silang magniningning. May kanya-kanyang panahon tayo. Huwag lang tayo maiinip. At pag tayinig din ang kalaban natin, ayun, tagal naman. Hindi mo alam, malapit na pala. Nag-give up ka pa, sayang. Diba hanggang sa ano, yung iba ang nakakuha ng pinaghirapan mo. Huwag mong hayaan na mawala ng kabuluhan yung lahat ng pinagpaguran mo. Diba? Let us not grow weary of doing good. For in due season, there is a due season. Ano po, there is a perfect time for everything. There is a time for every activity under the sun. Ano po, lahat may kanya-kanyang panahon. Matuto po tayo maghintay if you do not give up. Sabi po ni Pastor Wilbert, God knows how to reward His obedient children. Alam ng Panginoon kung paano pagpapalain ang mga taong kanyang kinalulugdan. Sabi nga po, sa akin din pong nalikha na sa'yo po doon, ugaliin sa Diyos magbigay ng kaluguran sapagkat kapag siya ang nalugod, hindi matatawaran. Sabi po po diyan, if you have proven your faithfulness, loyalty to God through your spiritual father, you are next in line. Ano po? You are next in line. But first and foremost, prove your faithfulness and loyalty to God through your spiritual father in order for you to experience the quotation that Dr. Jonathan David quoted. If you have a great leader, you will become one. Ano po? So mga kapatid, gusto ko po sana na ituloy. Kaya lang, may isa pa po ako na kung saan ay idadagdag pa dito sa turo po na ito, sa mensahe po na ito, na nakita ko rin po na hindi po kailanman natin ma-work out yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Una-una, ano po, sa tulong ng ating mga spiritual fathers, sa pagsunod sa kanilang mga example na pinapakita sa atin, sa pagiging faithful natin, sa pagiging diligent natin, at sa pag-i-excel natin, ngunit kung wala po ang tulong ng banal na espiritu, wala rin po ito. Ano po, wala rin po. Napakahalaga po ng ginagampanan ng banal na espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya at ng lahat ng mga tao. Ano po? So mga kapatid, kung sakali po again, na mabibigyan ng pagkakataon, idediretso po natin ito. Ano po? So maraming salamat po sa ating pong Panginoon. Without God, wala po akong kayang gawin. And again, maraming salamat sa pagpapahintulot ni Pastor Wilbert, Pastor Rasmin, na ako po ay patuloy na magamit sa ganito pong larangan. At hindi naman po ako magagamit kung wala po ang akin pong spiritual father na siya pong gumagabay, tumutulong, at naghuhubog sa bawat isa sa amin. So thank you so much everyone, and we'll see you again. Kung may mga susunod pa pong mga live streaming na tayo po ay mapagkakatiwalaan. Thank you so much, and God bless us all.